Thank you.
Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome to our 3 o'clock contemporary worship. Para po sa nasa kanilang tahanan, samahan niyo po ako na basahin ang Psalm 133 para po sa ating tawag sa pagsamba. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Tayo pong lahat ay manalangin. Sabayan niyo po ako, samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muling pagkakataon at pribilehiyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sapagkat sa kabila ng sitwasyon na aming nararanasan ngayon, tunay Panginoon na nagpapakita ito na hindi nahahadlangan ang kapangyarihan mo, hindi nahahadlangan Panginoon ang presensya mo, Panginoon, hindi nahahadlangan ang pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa hapong ito, ikaw lamang po ang maparangalan, ikaw lamang po ang mapapapurihan. Basbasan mo po ang aming gawain at gawin mo po kaming karapat dapat sa iyong harapan, Ama. At dalangin namin, Panginoon, na pahihintulutan mo na hindi matatapos ang gawain ito, na hindi ka po nangungusap sa bawat isa sa amin. Sa pagsisimula pa lamang, Panginoon, hanggang sa matapos ang pagsambang ito, kikilos ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagkilala at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Yes, hallelujah. Napakaganda po ng araw na ito na patuloy na pinagkaloob po ng Diyos sa ating lahat. Tayo po ay umawit at ituon po natin ang ating oras na ito para sa presensya ng ating Diyos. Yes, Lord God. We praise you, Lord God. Di ako magsasawa na purihin ka, Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Yes, Lord God. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging saliwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Yes, Jesus. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Yes, Lord. Buong puso at lakas, Panginoon. Buong puso at lakas, minamahal kita, Lord. Sa araw-araw,
amin. All praises to you, Lord God. Awitin po natin ito. Aawit sa sayaw! Sa biyaya mo, habang
Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong hapong ito, samahan niyo po ako sa inyong mga tahanan. Buksan po natin ang ating Biblia sa Juan chapter 20 verses 19 to 31. John chapter 20 verses 19 to 31 at babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Napakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan din ng araw na iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran.
Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking mga daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Po ay makakarinig ng mensahe sa pamamagitan ng salita ng ating Pastor Sara Garduque. Hallelujah! Glory to God! God is good! Napakaganda po ng awit kanina na sinimulan ng ating mga awit, mga kapatid na manggagawa. Napakabuti ng Panginoon. Damang-daman niyo po ba? Buong puso kitang pupurihin. Purihin ang Diyos mula umaga hanggang gabi. Mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Ang Diyos ay dapat mapapurihan. Hallelujah! Iyan po ang kahulugan nang ating ipinagdiriwang ngayon, ang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang hatid ng pagkabuhay na muli ni Jesus sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ang maniwala at magtiwala sa Diyos, sa iyo o Diyos, ay isang pinakadakilang gawain ng lahat ng iyong nilalang at niligtas. Salamat o Diyos sa dalang pag-asa, buhay, kaligtasan at kapayapaan ng muli mong pagkabuhay. Panalangin namin o Diyos na sa oras na ito, panahanan mo po ang aming mga puso, ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya, ang aming iglesia, ang aming komunidad, ang lahat ng bansa, Panginoon, at lahat ng anak mo na sa oras na ito, O Diyos, na andyan, nakikinig ng iyong mga salita
at nag-aantay, O Diyos, ng iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng iyong mga salita. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang bahagi po ng teksto na ating pagbubulay-bulayan sa hapon na ito ay pangalawang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo. Una, kay Maria na nagpunta mismo sa libingan ni Jesus. Si Jesus ay nakita niya, ngunit napagkamalan niya na isang naghahalaman o isang hardinero. Kaya ang winika niya sa kanya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo po sa akin kung saan niyo siya dinala. Ang katawan niya at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus, humarap siya sa kanya at sinabi, Rabboni, na ang ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa kanya, ang sabi ni Jesus. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang malagad ay nagtitipon, nagkatipon sa isang silid na pinid, a closed door. Ang pintuan na kanilang kinaroroonan ay pinid na pinid dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Balot sila ng takot na akala nila ay huhulihin sila kung sila'y makita, hahagupitin at ipapako sa krus gaya ng ginawa nila kay Jesus. Lalo na kung makilala sila ng mga alagad, na mga alagad ni Jesus. Sa hindi nila inaasahan, biglang nakapasok si Jesus sa kanilang pinagkakatipunan, sa kanilang kinaroroonan na hindi man lang dumaan sa pintuan. At agad siyang nakapasok dahil ang katawan niya ay isang glorified body. Ang katawan niya ay hindi po natin kagaya ng katawan natin dahil siya ay nabuhay na muli. Para mapatunayan niya na siya'y muling binuhay, ipinakita niya ang kanyang mga kamay sa kanya at sa kanyang tagiliran na isang tusok sa mga alagad. At tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoong Jesus. At napatunayan na siya ay buhay pagkat nakita ang ebidensya ng kanyang pagkakapako sa krus, sa sugat na nasa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. Mga kapatid at kaibigan, sa oras na ito na inyong narinig ang isang kwento na lagi naman nating naririnig tuwing muling pagkabuhay na ating isine-celebrate. Ano ang dala ng pagkabuhay na muli sa atin ni Jesus? Sa'yo, kapatid, sa'yo na sumasampalataya sa Kanya. Unang-una, ang dala ng pagkabuhay na muli ni Jesus ay kapayapaan. Peace. Sa takot ng Kanyang mga alagad, nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at kanyang sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Dalawang beses po itong inulit sa kanyang maalagad, maging sa verse 21, sinabi muli ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Sa pagsasabing ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, ay nais niyang makita na dapat manahan sa kanila ang tunay na kapayapaan. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, ay tataglayin ninuman ang kapayapaan.
Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, taglay mo ang kapayapaan. Ang kanyang pagkabuhay na muli ay katibayan ng pag-akyat niya sa langit at susuguin niya ang magdudulot sa ating lahat ng kapayapaan. Tingnan niyo kanyang winika sa John 16:7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paririto sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Mga kapatid, kaniyang muling pagkabuhay ay katiyakan na mapapasa atin ang kapayapaan na may pananampalataya sa Kanya. Dahil ang idudulot nito ng banal na Espiritu na isusugo ng anak ng Diyos na si Jesucristo na siyang umakyat sa langit. Ito ay Kanya pong pangako na kahit wala na siya, ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay naririyan siya. Naririto siya. Jesus is here. Ito ay maliwanag na sinabi niya sa Colossians chapter 2 verse 5, I am present with you always. Lagi akong sasa inyo. Ang pangalawang dulot ng pagkabuhay na muli ni Jesus sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. The power of the Holy Spirit. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa pagkakaroon po ng takot ng mga alagad, nang matagpuan niya sila sa isang silid na nagtitipon, nakapinid ang mga pinto, hiningahan niya ang mga alagad upang pagkalooban ng Espiritu Santo na papawi sa kanilang lungkot, sa kanilang kaba, sa kanilang takot. Dahil ang Espiritong ito ay hindi magbibigay ng kaduwagan sa mapagkakalooban nito. Ito ang malinaw na sinabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi espiritu ng pagkatakot o kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Kapatid, i-reflect mo sa sarili mo, meron ka ba nito? Tanungin mo ang sarili mo, meron ka ba nito? Pag-ibig at pagpipigil sa sarili, kung meron ka niyan, purihin ang Diyos dahil nasa iyo ang Espiritu Santo. Mga kapatid, bagamat wala na si Jesucristo at nagtungo na siya sa langit, kung naisugo na niya ang banal na Espiritu sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, di po ba dapat na makita ito sa atin? Sa ating mga buhay, na sa pagharap natin sa matitinding dagok sa ating buhay ngayon, sa kinakaharap natin na krisis at pandemya, sa matinding karamdaman na kinatatakutan ng buong mundo, ay nagpapatuloy tayo sa pag-asa dala ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin. Ito ang maliwanag na sinabi sa Galatians 5:25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat na maghari sa ating buhay. Mga kapatid, bagaman tayo'y mga nasa laman, ngunit tayo dapat nakapamumuhay ayon sa Espiritu. Dahil tayo'y nasa Diyos na ayon sa Espiritu ang nais nating gawin sa ating pamumuhay. Ito ang dapat parati nating
pinagsisikapan po upang umani tayo ng buhay na walang hanggan. Galatians 6, 8b. Pangatlong hatid na dala ng pagkabuhay na muli ni Kristo ay ang kaligtasan. Kapatid, kaligtasan. Kaligtasan kahit hindi siya nakikita. Sa verse 24, kanyang sinabi kay Tomas, naniniwala ka na pagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ibig sabihin ni Jesus, sa kanyang mga sinabing ito, may tunay na kaligtasan ang taong sumasampalataya sa kanya kahit hindi siya nakita. Dahil may kapangyarihan sa buhay ng taong nananampalataya sa kanya kahit hindi siya nakikita. Ito ang kapangyarihan ng pagbabago. Uulitin ko po. Ito yung kapangyarihan ng pagbabago. The changes that we need in our life. Na ipinaliwanag sa 2 Corinto 5:17 na sinabi niyang, anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. Nagbabago ang lumang pagkatao ng isang tao, hindi dahil sa kanyang sarili lang. Higit sa lahat, dahil kay Kristo na nakikita sa kanya ang Espiritu ng Diyos mula sa ating Panginoong Jesus. Mas lalong napatunayan ni Tomas na si Jesucristo ay nabuhay na muli nang makita niya ang butas na pinagpakuan sa kanyang mga kamay at tusok sa kanyang tagiliran. Kaya nang mahipo niya po ito, kanyang winika sa verse 28, Panginoon at Diyos ko. Kung minsan dumarating po sa buhay natin, na matindi ang pangangailangan natin, matindi ang dinaranas natin, matindi ang pagsubok na ating kinakaharap, matindi ang pangangailangan. At pag tayo'y nananalangin at hindi natin nararanasan ang katugunan ng Diyos, at isang araw ay tinugon ng Diyos ang iyong matinding panalangin, ating nasasambit sa ating sarili. Doon lang tayo naniniwala pag ibinibigay ng Diyos ang tugon sa atin at nasasabi natin, Panginoon ko at Diyos ko, salamat po. My dear brothers and sisters, do we need an all-time miracle just to believe the power of God in our life? Mga kapatid, mas mapapatunayan natin na tayo ay mas mapalad. Bakit po? Dahil hindi natin nakita si Jesus. Subalit nananampalataya tayo sa Kanya na kung sa ating pamumuhay ang Kanyang kapangyarihan, ang Siyang nangigibabaw at ang ating mga ginagawa ay ayon sa Kanyang banal na kalooban na Siyang nagpapabanal sa atin. Na maging panahon, sa mga panahon na dumaranas tayo ng paghihirap at panghihina, ay kinikilala pa rin natin na si Kristo ang Diyos sa ating buhay. At dahil si Kristo ay kinikilala nating Diyos, kasama po natin ang banal na Espiritu na Siyang tumutulong sa atin. Na sa lahat, kapatid, ng pinagdadaanan natin at mapagdadaanan natin o mararanasan ay kaya nating isigaw, Panginoon ko at Diyos ko, salamat po. Salamat po sa kapangyarihan, sa banal na Espiritu,
sa kapayapaan at kaligtasan na dulot mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang kapayapaan ng Diyos ay sumapuso mo, kapatid, at sa kabuuan ng iyong buhay. Amen. Para po sa ating tawag sa paghahandog, sabi po sa Pilipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Para po sa ating mga kaloob, para po sa ating mga tithes, pledges, and offering, katulad po ng ating laging ginagawa through online, service, makikita nyo po sa ating screen ang bank account po ng ating Knox United Methodist Church at po ang ating GCash. So, anytime po ay pwede natin itong ipadala. Naka-flash po sa ating screen ang atin pong account. Lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe na aming narinig ngayong hapong ito. Salamat Panginoon sapagkat ang pagkabuhay na ng aming Panginoong Jesus ay maraming esensya sa bawat Kristiyano, sa bawat mga anak mo, aming Panginoon. Ama, dalangin po namin din sa hapong ito na yung mga kaloob na aming ibinigay Panginoon ay magamit po sa ikasusulong Panginoon ng iyong ministeryo dito, Panginoon, sa lupa. At ganun din po ang mga nagkaloob ay iyo pong papagpalain at hindi papagkulangin, Panginoon, sa araw-araw ng kanila, ng aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagkilala sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Thank you.
sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadatian mo, di mapapantayan. Walang hanggan, may tapatan sa buhay ko. Patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga mensahe naming narinig, sa mga awitin na patuloy na nagbibigay sa amin ng encouragement. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong pagkabuhay ay katagumpayan din ng bawat isa sa amin na nananampalataya sa inyo. Ang iyong pagkabuhay, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng patuloy na tapang na harapin ang lahat ng pagsubok sa aming buhay. Kaya naririto kami, Panginoon, na sa kabila ng mga pandemya, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga takot, narito kami na pinupuri, sinasamba ka, dinadakila ang iyong pangalan na aming Diyos. Pupurihin ka. Pupurihin ka namin sa pamamagitan ng aming awitin. Pupurihin ka namin sa pamamagitan ng aming mga pagpalakpak, sa aming pagsigaw at aming pagdeklara na ikaw ay buhay, yes, at nagtagumpay, at kami na iyong mga anak ay binigyan mo ng iyong banal na espiritu upang sa ganon ang katagumpayan ay amin ding kamtan. Aming Diyos,
Maraming nangyari sa buhay namin sa mga nagdaang araw, sa mga nagdaang linggo, naging masalimuot, mayroong takot, pangamba, pagkabalisa, Panginoon. May mga kapatid kami na nagkaroon ng karamdaman, nagka-COVID. May mga mahal kami sa buhay, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman. May mga kakilala kami, Panginoon, na nagdadalamhati. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming ibinibigay sa iyong paanan. Dahil inaangkin namin, Panginoon, na we are powerless. We can do nothing, Panginoon. But with you in our life, we can do all things. And our declaration in your mighty name, Lord Jesus Christ, we will rise up again with a victorious spirit. With a victorious spirit, declaring that we will win the battle, Panginoon. Kami ang mananalo sa laban ng buhay na aming pinagdaraanan. Amin pong magagapi ang COVID in your mighty name, Lord Jesus Christ. Aming magagapi ang kahirapan ng buhay. Aming mapagtatanggumpayan ang mga karamdaman na ito. Yes, Lord. And we lift you up, Panginoon, ang aming mga kapatid na may kawang karamdaman. Part of our praise and worship team, si Bench, Panginoon, na may karamdaman in Jesus' name, yes. Even his family. We pray in your name, Lord Jesus Christ. Pagalingin mo po sila sa karamdaman. One of our friend, Panginoon, a former kapahaw, Panginoon, bahagi ng praise and worship team ng youth dati, Panginoon, si Precious. We lift you up, Panginoon, ang aming kapatid na ito ay may karamdaman din. Ang mga virus, Panginoon, na nagpapahirap sa kanila, in your mighty name, Lord Jesus Christ, amin po itong ibinawak sa inyo. Inilalapit namin sa inyo ang aming mga kapatid na merong panalangin financial struggle. Lord, you own everything dito po sa mundo. At ikaw po ang pinagmumulan ng kayamanan ng bawat isa sa amin. Kaya kami ay patuloy na dumudulog sa inyo. Ibuhos mo masaganang pagpapala sa amin sa pamamagitan ng mga tao na kapaligid sa amin. Sa pamamagitan ng trabaho na aming pinaglilingkuran. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga pinagkakakitahan, Panginoon. Lord, magkakaroon po kami ng financial breakthrough in your name, Lord Jesus Christ. Yes. This is our declaration. And we also pray, Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo at patuloy na inilunod ang aking pong asawa, si May. Patuloy niyo po siyang pagalingin sa kaniyang karamdaman, Panginoon, sa kanyang pagdurugo, sa kanyang mayoma. In Jesus' name, we pray, Lord Jesus Christ, let your healing power be upon her and sickness be gone. This is our declaration. This is our declaration. And this afternoon, Panginoon, those who are in their house, Panginoon, na nakikinig, anuman po ang mga struggles nila sa kanilang buhay, Lord, pumasok ka sa kanilang mga buhay. Nakasarado man, Panginoon, ang kanilang mga pintuan, alam namin, Panginoon, na makakapasok ka sa kanilang mga buhay. Kung ang mga problema, Panginoon, ang humaharang sa kanilang buhay, Lord, gibain mo ang mga problema nito. Eh, Lord, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ang maghari sa bawat isa sa amin. Payapain mo kami, Panginoon, sa galit, sa sama ng loob, sa takot, sa pangamba, sa pagkabalisa. Payapain mo po kami sa mga oras na ito. This is our prayer in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, tanggapin natin na masaganang basbas ang pagpapala ng ating Ama sa Langit. Tanggapin natin ang buhay na alay ng kaniyang bugtong na anak. Ang kaligtasan ay patuloy na maghari sa ating buhay. Ang patnubay, ang gabay, at
pag-iingat ng Kanyang Espiritu ay patuloy na sumaatin ang kapayapaan, ang pag-asa, ang kasaganaan, ang buhay na walang hanggan ay patuloy na tanggapin natin ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Amen po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng naging kasama namin, nakibahagi sa ating panambahan sa apo na ito, sa ating contemporary worship. Ang ating pong iglesia ay nananatili pong sarado dahil po sa sitwasyon ng pandemya. Pero live na live po tayo sa ating worship service sa araw na ito. Kaya po makikita natin, kami-kami lang po ang narito. At sa intayin lang po natin kung kailan po muling magbubukas ang ating iglesia para magkaroon po tayo ng face-to-face worship ulit. At gayon din mga kapatid, atin po kayong ini-invite sa ating regular activities, ang ating pong umagang kay ganda, si Jesus ang kasama, Monday up to Saturday po sa ganap na alas 7 ng umaga, samahan niyo po kami na magbulay ng salita ng Diyos at magbigay ng inspirasyon sa simula ng ating araw sa bawat araw ng ating buhay. Gayun din po, every Thursday, ang ating pong midweek, sa ganap na alas 6:30 ng hapon, ng Webes, patuloy po namin kayong ini-invite. At Saturday po, meron po tayong naimbaga damag, isang meditasyon po sa wikang Ilocano, sa pangunguna po ng ating Ilocano pastor at ating admin na si Pastor Marcel Tangilan, sa ganap po na alas 6 ng hapon. At tuwing Linggo po, nagsisimula po ang ating gawain sa ganap na alas 5 ng umaga. Ito po ay ang ating dawn prayer. Ito po, lahat po ng ating gawain sa paglinggo ay nananatili pong online. Wala po tayong face-to-face. Simula po dawn, 5 a.m., traditional worship service sa ganap po na 9, at ang ating pong contemporary worship sa ganap na 3 p.m. Maraming salamat po sa ating lahat at patuloy po naming hinihingi ang inyong support sa pamamagitan po ng pagbibigay ng inyong tithes and offering sa ating pong church via online banking po sa ating BDO at sa ating pong GCash account. Kayo din po mga kapatid, i-share po natin ng ating video na ito upang maraming ang makapakinig ng salita ng Diyos. God bless sa ating lahat. And see you po next Sunday. Ako po ang inyong speaker sa ating contemporary worship service. God bless.